Okay. Good evening, guys. This is actually the second time I need to record this kasi the first video got problems within the 30 minute mark. Mabuti kasi ng 1 hour yung video, so nagkaroon ng problem sa video, naglag siya. So hopefully dito sa pangalawang gawa ko hindi na siya maglag. And medyo bibilisan ko na para hindi naman isang oras. Anyway, for today we will be talking about what we call the RNG, no? Okay. So pag sinabi natin RNG, that is a random number generator. Okay? So ang RNG ginagamit natin siya sa games and some programming algorithms to be able to get a random number, minsan a specified number of seed para ma-generate natin siya. Pero at this one, sa Android application natin, ha, gagawin natin siya for to create application na pwedeng games natin siya gamitin, no? Okay, so let's say meron kang number na 1 to 100. Okay? So kung ang number na 1 to 10 ay magbibigay sa iyo ng 5 points, okay? Ang tendency niya is the 5 point that will be given has a chance of 1 to 10. So that's already 10%. Okay? 10% chance. So siguro kung merong statistics analysis na if I get a random number, generally there will be about 10% chance, siguro mga 1 to let's say 20 times akong mag-roll, makakuha ako ng at least dalawang beses o kahit tatlo. So wala akong basis para dyan, no? In-explain lang natin yung analysis natin. So check muna natin yung mic na ko-on. Okay, so it could actually change, no? Kunyari, let's say hindi naman 100, let's say ang number naman natin na pinag-usapan is 1,000. So ibig sabihin naman noon, if I have 1 to 1,000 tapos 1 to 10 pa rin yung kukunin kong number, this will be about just 1% almost. Okay? So 1% na lang siya. So I have a 1% chance to get it and napakahirap na noon. So ginagamit siya usually sa mga games, and sa mga games nasa 0 point something yung percentage niya. 0.001%, kasi hindi ka naman makakakuha agad ng item dun sa mga games. Mapapansin nyo, pag kunyaring nag-grind, so meron kang 0.001 chance na makuha. Minsan ganyan yung setting. So yung iba, nilalabas nila yung percentage kung ilan yung pwede makuha, pero some games actually do not provide the percentage, yung chances mo na makakuha ng items na rare o kaya items na magaganda para dun sa game, no? So random number generator is generated by the algorithm of a computer. Pero remember, may iba't iba rin tayong klase ng random generator. So meron tayong kinatawag na isa sa mga pinag-aaralan ko is yung random number generator based on what we call generator based on chaos events. Okay? Ano yung tinatawag na chaos event? Pag chaos event naman, ibig sabihin, nagkikreate ka ng isang algorithm to get a random number from different events na hindi sinasadya o you do not expect. Like for example, the chances or the number of lightning that may occur, so no one can predict that. So pwedeng yun yung chaos event mo. So lightning sa isang number of lightning sa loob ng isang storm. Okay, so let's say for example, may predictions pero hindi definite the number of storms na pwedeng mag-hit sa lugar ninyo, no? Hindi mo rin alam diyan, random number din 'yan. Now there are cases na these are
numbers na random na pwede mong kuhanin, event. So, yung chaos event doon natin kinukuha para hindi natin ma-predict. Kasi may mga statistical analysis na about, ano eh, about algorithms na nanggagaling lang sa computation, sa random generation ng computers. So, meron pa rin tayong tinatawag na chaos event, which is iba rin naman siya. Okay, so enough of that. Let's go and open our Android Studio. Okay, so close natin yung project. Yan. And let's create a new one. So, mag-create ako ng empty activity at gagawa tayo ng random. Huwag gamitin natin yung random property ng isang program to be able to be used it in our applications. So, gagamitin nyo to kapag gumawa na kayo ng project. So, tulad ng in-explain ko dun sa post ko before, if you do create this one, ang mangyayari is magagamit nyo to para nang sa ganun makreate nyo yung ipapasa nyo sa akin, which is about 3 to 4 programs for the finals. Then meron tayong ano, meron tayong examinations pa rin naman. Okay. Ang una nating gagawin, let's wait wala, hindi pa tapos yung Gradle. Baka mamaya naglalag. Minsan ganun yung problem kasi. Close ko nga ulit. Reload ko. New project ulit. Empty. So, ganyan talaga sa Android. Medyo malag. Yan. Okay. So, hindi ko na binigyan ng, ano, ng pangalan na definite. Okay. So, ang gagawin ko lang ngayon, punta lang muna ako dito sa layout natin. Tapos, bibigyan natin ng pangalan tong si first text view natin. So, text random number. Okay. So, this on this discussion, siya lagi yung mag lalabas ng random number. Okay? So, naka-constraint naman siya sa gitna. Medyo tataasan lang natin yung font size niya ng konti. We go with the text size and let's go with 30 SP siguro. Then, let's add another palette which is the button. And, subukan natin i-auto-constraint siya. Lagay natin dito. O, mahalaga lagi na titingnan nyo yung constraints nyo. Minsan kasi pag run ng program, hindi nyo nakikita. Okay. So, tanggalin natin yung ano dito. Yung text na hello world. Yan natin yung gagamitin. Aha. Ayan. So, naku, nawala si text view. Okay. So, lagyan natin siya ng hint. Nawala yung ano niya. Hint lang yung ilalagay natin. Ay, hindi. Text pala. Text na lang din. Lagay natin ng random number. Or zero na lang siguro. Kasi naman talaga yung mangyayari. Zero eh. Okay. So, tanggalin natin to. Constraint natin dito sa gilid. Yan. Then yung button natin. Siguro lagay natin dyan. BTN generate. Yan. And then yung text niya, yes, refractor. Yung text niya gawin natin generate number. Okay, so every time we do click this button, magi-generate siya supposedly ng number randomly. Napaka-simple lang naman yung nung paraan. Paano gagawin. So, first thing, magde-declare tayo ng isang simpleng function, public void generate num. Yan. We'll get it from the view. Okay, and these are the remaining codes na meron. Or yung mga codes na sa loob. Okay, so, just like in any other random generation, we will be declaring a random class and it will be imported with the library. So, para magamit natin siya. So, lagay natin dyan random number is equals to new find view by ID. Hindi. Tama ba?
Ay, hindi. New pala. New random number. Tama? Okay. And then, so, yan na siya. So, na-declare na tayo ng isang random variable. So, random na may pinili natin. Tapos, magde-declare tayo ng isang variable na kukuha ng value niya. So, int rand is equals to random num dot next int. Okay? So, eto na yung code. Yan na. So, every time we activate this code, there is a random number that should be given. Kaso nga lang, pag hindi mo in-specify, talagang random whole number yung bibigay niya. So, pakita natin kung paano yon. So, lagyan natin dito text view kasi yung text view natin, lalaman na natin yung value nung random number. So, text view, txt random num is equals to find view by id r resources dot id dot txt random number. So, pwedeng magkaiba yan, ha? Hindi required na magkaparehas. So, lagay natin dito, txt random number that iset natin yung text na ilalagay natin sa kanya. It will be a string that value of, kasi integer yung laman ni rand. Yan. Okay? Okay. So, kung nagawa nyo na itong function na to, pwede na natin siyang ilagay sa onClick ng ating pinaka-generate number. Okay, so puntahan natin dito tapos lagyan natin yung onClick. Yan, generate number. Okay, so every time na i-click natin itong ano na to, mag-activate yung code na to, which gets a random integer. So run natin siya. And then let's go and see kung ano yung mag-generate na mga number. So remember, ayan, example ko, vlog nga ako nung kanina, kaya, ay nung yung video ko, kaya huli, inuulit ko siya ngayon. Okay, kiklik yung generate number, kaso nga lang, random yung kayang gamitin, basta may specified kasi yung integer eh. Hindi ko lang alam kung gano'ng kalaki yung binibigay ng Java, ng Unreal Studio, yung kaya i-carry ng isang integer, pero supposedly dapat pa specific siya. So, generate number, pero pwedeng positive, pwedeng negative yan. Okay. So, click natin siya. Yun. So, nag-generate siya ng isang random number. So, it could be float. It could be double. Pwede nyong gamitin yun. Like, kung dito, next, kung ayaw nyo ng next int, pwedeng double naman. Okay. Kaso nga lang, ito, double to. Eh, sorry. I-activate na naman si Siri. Ayaw niya mag-close. Lagyan natin dito si double. Yan. Okay. Si Siri tuloy. Si ano pala yan? May pangalan yan eh. Hindi ko mabanggitin kasi mag-generate siya ulit. Lalabas uli yung ano, yung command. Okay, so double lang. Double, yan. Pwede na yan. Tapos magbibigay siya ng double, which is, it carries floating values or yung may mga decimal numbers. So, yun yung ginagawa ni tawag dito? Ni double. Ayan. Okay, so decimal places naman. Pero dito, ang gagawin natin, gusto natin mag-specify ng number. Like for example, para tumataya sa isang ruleta. Let's say, sa ruleta minsan, ano eh, parang 10 numbers ang pwede mong tayaan, 1 to 10. So, ang gagawin natin ngayon, integer lang muna yung kukunin natin for this sample. I think you will be able to make use of this naman kung sakasakali. Ang gagawin ko is maglalagay ako ng value sa loob. Gaano karaming number or gaano yung range ng number na gusto kong pagpilian. So let's say, lagay ko rito 10. Okay? So testing natin siya. So since alam naman natin na kapag kunyaring
tayo ay gumagawa ng programs, no? Gumagawa tayo ng programs. Ito yung whiteboard ko. Sa programs, ang ginagawa natin is meron tayong we always start with 0. So, ang mapagpipilian niya, 0, 1, 2, hanggang 9. Okay? Because 0 to 9 is already 10 digits. No? 10 numbers. Okay? So, pag nirun ko to, I'll get almost 0 to 9, pero never yung value ng number 10. Okay, so, minsan, hindi naman natin ginagamit yung value ng number 10, di ba? So, ano yung kailangan natin gawin? So, pwede tayong maglagay ng plus 1 dito sa loob. So, if ever na lumabas yung 0 as a value, dagdagdagan niya ng isa, so 1 na kagad siya. So, hindi na natin makukuha yung value ng 0 to 9. Makukuha natin yung value ng 1 to 10. Okay? Kasi may automatic na plus 1 dun sa mga kukunin na to. So, pag nakuha yung 9, plus 1, 10 na kagad yung value. So, ganun yung mangyayari. Okay, so, tanggalin ko to. Tuloy tayo sa kanya. And let's test it again. Para makita natin ang 20. So, if ever na gagawa ka ng program and you want to generate something that is random from choices, pwede mong gamitin to. No? Mm-hmm. Yan. Okay. So, pagpalagay natin na kunyari ano, let's say, para tayong tumataya. Oh, yun yung goal natin dito, eh, para tayong tumataya. Kunyari meron tayong ginagather na points. O may meron tayong point system. So, let's say for example, point is equals to 0. So, pag start ng program, 0 si points. So, maglagay tayo rito sa generate number natin na kapag tumama yung number na nilalagay niya sa text box, magkakaroon siya ng point. Okay, so, gawin natin, go, punta tayo sa design natin. Then, lagyan na lang natin siya ng isang simpleng text box or input. Okay? So, lagyan natin plain text. So, lagay natin yan dyan. So, lagay tayo ng isa pang text view rito. Okay, so, ano bang tawag natin sa ano? Bet yung tawag. Diba? Parang bet yata yung tawag. Pag kunyari, parang tataya ka. Tama, di ba? Okay, pero syempre, ibayin natin. Yung style natin, gagawin natin. Ano? Place your bet. Ang lalagyan natin na, ay hint pala to, hint. Yan, lagyan natin yan dyan. Place your bet. Okay, tapos yung type ng ano niya, ng input, no, input type, papalitan natin. Hindi yan. Okay, so papalitan natin siya into number. Hindi siya text. Number lang. Ayan. Number lang. Ayan. So, kaya natin ginawa yun para pag lumabas yung sa cellphone, di ba, pag nagtatype ka, number lang din yung ibibigay niyang option na ma-type. Okay. Ang gagawin natin dito, nalagyan natin, i-auto ko kaya. Ayan. Kamami magkaroon ng problem. So, lagay natin si text view. Ang text niya naman ngayon, pet. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. So, parang tataya lang tayo. Ganun lang yung mangyayari. So, punta ako sa text size. Palitan natin siya ng medyo malaki-laki ng konti. 30 din siguro. Okay. So, place your bet. So, parang tataya ka. Saan ka tataya? Tataya ka sa numbers 1, 2, 3. No? Okay, so, pagpalagay natin, ang pinaglalabanan natin is yung 0, yung 1 to 10. So, every time na i-click ko to, tatanungin niya kung tama yung value na nakuha ko. Okay, so, ang gagawin natin dyan, maglagay rin tayo ng value ng bet, di ba? Okay. So, lagay natin dyan, syempre, kung may text view,
Okay. Lagyan natin naman si edit text yata. Ay, hindi. Hindi yata nilagyan ang pangalan ng ano. Edit text to. So, gawin natin dyan is si edit text bet. Yan. Refractor, syempre. Then, punta tayo dito. Tapos, lagyan natin si edit text. So, ma-create yung library niya. And then, lagyan natin si edit text bet. Plus 2. Find B by ID, syempre. R resources dot ID dot edit text bet. Okay. So, ang gagawin natin, magsiset tayo ng variable na kukuha yung nakalagay kay edit text. Okay? So, para bang ano yung tatayaan mo? So, saan ka tataya? Pagpalagay natin, for example, sa tandaan na pag tumama siya, madadagdagan yung points niya ng 5 points. So, dapat parang ganun yung mangyayari. No? So, kapag tumama siya, may plus 5 sa points niya. So, dapat pala, ipakita rin natin yung points. Maglagay tayo ng text view dito sa baba. Yan. So, auto natin. So, ibig sabihin, ganyan lang yan. Di mo pwedeng i-ano. So, nasa iyo naman kung gusto yung i-edit, walang problema. Pinapakita lang natin dito kung paano natin siya supposedly gagawin. So, points. Okay. So, lakihan natin si points natin, yung text size. Gawin natin about 30. Yan. So, si points. Okay. Then, may isa pa tayong text view na i-auto rin natin. Okay. Ito naman yung total, magkikarry ng total points niya. So, lalagyan natin dyan. Initial text niya is 0, syempre. Kasi wala siyang points sa umpisa. Okay. Yan. So, okay lang yan. So, pag nagbibet tayo, tataya siya ng 1, 2, 3. Tapos, pwede niya ng malaman kung sino yung kung tumama ba siya o hindi. Okay? So, taasan natin ng konti yung text size. Text size. Gawin natin 30 din. Yan. Okay. So, si gawin natin to, ang pangalan niya ay si txt points. So, lalagyan nyo lagi ng tamang pangalan yung mga ano nyo. Okay. So, 0 yung generated number natin. Pero, 0 points pa rin siya sa umpisa. Pero, kailangan tumaya. Okay. So, ang gagawin naman natin ngayon, ilalagay natin yung value ng tinype niyang number sa isang variable para ma-compare natin sa if condition. So, maglalagay tayo ng int. Siguro si bet equals to integer dot parse int yon. Then kanino mang gagaling yon? Syempre kanino mang gagaling? So kay edit text bet dot get text dot to string. Yan. So para ma-convert natin siya into integer, papasa niya rito kay bet yung value na makukuha mula dun sa edit text. Okay? Okay, so kapag generate, nakuha natin yung value, nakuha natin to. So, mag-if condition tayo. If bet is equal to rand, okay, di ba? Kasi nag-random number tayo. Then, ang gagawin niya ay ito. Una, points is equals to points plus 5, di ba? So, ang mangyayari, papalitan natin si txt points. So, ang gawin natin, pwede kasi tayo maglagay dito ng anong tag? Text view, di ba? Text view points. Yan.
Tama ba? Hindi. Pwede. Ay, hindi. Hindi pala. Text view. Text points. Yan. Tapos, pwede itong ganito eh. Dahil nilagay natin siya doon, lagay natin si text points. Text points. Is equals to find view by ID. Hindi, text view pala. Text points. Yan. Okay. So, isa-set natin yung txt points dot set text string dot value of si points. Yan. Okay. Ah, sorry. R dot id pala. Sorry. Yan. Okay. So, anong ginawa ko? Hindi ko ginawa na pwede mong i-declare kasi sa labas eh. So, ganito yung ginawa ko. So, pwede ko rin naman gawin yun sa kanya. Para hindi na ako mag-multiple. Ayoko na kasing i-declare na paulit-ulit yung text view ko. So, ganito na lang. So, mas madali. For me, unless typing again yung parang paulit-ulit. Ganito na lang siguro. So, sinet lang natin yung text na kapag parehas yung bet and random, so syempre tumaya siya, tumama yung number niya, madadagdagan ng 5 points yung kanyang total points. Eh di ba yung points natin is 0. Okay? So ang tanong, hindi natin tataasan muna ngayon. Dapat 3 lang. Ah, so kapag naman nagkamali, hindi kaya hindi siya tumama. Ang gawin natin is maglagay tayo sa kanya ng toast. So toast Android widget. Yan. Toast dot make text. Okay. So, make text this lost. Yan na lang. Lost bet. And then, lagyan natin ng toast dot length short. That show. Okay, so para madali lang. So pag nagkamali siya ng bet, ito 'yung lalabas. Tas walang adding na mangyayari, no? Ganun pa rin 'yung i-display. Okay, so try nga natin. Ayoko kasi mag-declare dito nung nung value dahil kada click mo lalabas 'yung integer kagad. So dito na lang. So testing muna natin ko. Para sure. Baka mamaya may mali na naman sa code eh. Re-reload. 0. Pabalik yan sa 0. Siyempre. Yan. Okay. So, ngayon, magbibet ako. Papasin nyo, 3 lang. So, magbibet ako ng sa 1. So, generate number. Okay. Okay. So, generate number. Uy! Tumama kagad ako. 1. Lost bet. Hindi ako tumama. Uy! Hindi naman ako tumama. Uy, hindi ako tumama. Palitan ko yung ano ko. Yung nilagay kong bet. Sa 3 naman ako magbibet. Lumabas naman na 1. Ikaw, lumabas na naman na 2. 2 ulit. 1. Yun, naka 3. So, hindi rin basta-basta. No? So, randomly, nakakuha siya. Okay? So, ito yung paraan kung saan pwede tayong kumuha ng value, no, ng number randomly and then mag-compare. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon is close ko siya. Close natin. Okay. So, ang gagawin naman natin ngayon, kukuha tayo, imbis na ito, tatanggalin ko siya, tanggalin ko na kaya. Mawawala doon sa code eh. Pero okay lang, re-reviewin nyo naman ito eh. O, ibaba ko na lang siguro. Ibaba ko na lang. Maglalag yung PC ko, sorry. Kumakain na ng malaking memory kasi ang Android Studio. Alam nyo naman. Okay. So, pagpalagay natin na hindi naman dito sa bet i-compare.
pagpalagay natin na meron naman tayong mga radio button. Okay? Radio button naman para medyo mas madali. Gawin natin maglagay tayo ng radio button muna. So ano yung pinagkaiba ng radio button group? Yung isa naka-group na siya, kumbaga sama-sama na, pero ito medyo manual ng konti itong radio button. Siguro tama siguro yung dalawa lang. Tama na siguro to. Para hindi masyadong komplikado. So, kumbaga dalawang number lang yung pinagpipilian. Pwede na yan. Ito naman, ito o kaya. Yun. Kaso na ano siya. Okay lang. Lagay natin dito, text niya is choice A. Ito naman ay choice B. So, isasabay lang natin siya sa pagpili, no? Okay, choice A or choice B. So, pipili siya. So, ang gagawin ko, i-remove ko muna yung ito. Itong buong to. Yan, i-comment out ko muna to para nang sa ganun magamit naman natin yung mga radio button. Pero nag-generate pa rin ng number yung ano natin. Okay? So, ang gagawin ko, dalawa lang. It's either 1 or 2. So, lagay ko na lang dito 1. It's either 1 or choice number 2. Okay. So, ngayon, pag nirun natin siya, ganito siya. May ano to, may conflict. Okay. Iba yung ano, itsura niya. Ay, hindi ko na constraint. Ayan. So, hindi siya nakiklick out, no? So, medyo aayusin natin yan ng konti. Naka-auto constraint niya. Ito, naka-fix. So, click. Tapos, 40 natin tong taas. Saan ba to? Ito, gawin natin 40. Para same. Ba't ito? Ah, hindi ito naka-constraint. Kaya pala eh. Constraint natin siya rito. Wala. O, dyan. May lure out naman yan. Okay lang. Para lang pantay. Tingnan nga. Yun. Naglalag na naman yung PC ko. Last na lang kumain ng memory itong ano. Ayaw. Yun. Okay. Don't send muna tayo. Ako, naglag yung ano, emulator ko, guys. Oh, may need nating i-rerun. Yun lang. Sana okay lang siya. Nagbukas ulit. So, yun lang yung problem, no? Kapag kunyaring medyo malag. So, sa akin medyo mataas na yung quality ng ano ko, ng PC ko. Pero still na kakaroon pa rin naman ng problem. Kaya mahirap eh, kapag kunyaring ginawa mo sa lesson to, ang pwedeng maging problem is baka mamaya ano, matagalan yung lesson. Okay, so may problem yan, kaya ganyan. Kaya siya hindi dumediretso. So, close ko muna siya. Check lang muna natin yung code. Int random, wala namang problema dito. Okay naman. So, retry ulit natin. Ayan. Okay. So, ang goal lang natin is mapa-check muna yan. Okay? So, ang gagawin ko, mag-generate ako ng dalawang code. Okay? Pag kine-check kasi to, pag kine-click yan, dapat merong code na nag-deactivate ng isang
isang ano, isang radio button. So yun yung gagawin ko ngayon. Ang gagawin ko sa kanya is i-declare natin siya yung ating mga radio button, just like this one. So lagay natin radio button. So nalagay muna dun sa widget natin, ay dun sa import. Then declare natin si RB1 at RB2. Pero bigyan natin ng tamang pangalan siya. So ito si RB radio button 1. Ito na, okay, refractor. And then ito naman si radio button 2. Ayan, okay. Okay na yung plan. Okay na yan. Okay? So same thing. Si RB1 at RB2 hindi declare natin. Gagamitin kasi natin siya sa dalawang magkaibang function. So public void RB1 click. Yan yon. View. Okay. And then, yung isa, pag-click naman si public void RB2 click. So, kapag nagkayo ay nag-radio group naman, pwede nyo pag-aralan yan. Hindi na required nito. Pero, ginagawa ko kasi, mas maganda kung kaya mo manually gawin. No? Okay. So, ang gagawin muna natin is, if a find view muna natin, si RB1 is equals to find view by ID r.id.radioButton1, and then si RB2 naman is equals to find view by ID r.id.radioButton2. Okay? So, kaka-copy-paste ko lang yan, lalagay ko siya dito sa kabila. Kaso magkakaiba yung settings, okay? So pag kinlik yung radio button 1, ganito yung gagawin niya. Si radio button 1 that set check, okay, is true, ibig sabihin naka-check siya, pero dapat si RB2 nakapatay, parang hindi siya naka-check. So lalagay ko rito naman si RB2 naman ay magiging false. So, hindi naman required na magkatabi. Sira lang yung keyboard ko, kaya ganyan. So, babaliktarin lang natin siya. Gagawin naman natin false si RB1, tas true naman si RB2. So, ibig sabihin yan, pag kinlik ko si RB1 click, magtutrue yung value niya. Ibig sabihin, masiset na may check yung RB1. Pero pag si RB2 naman ay magiging false. Pero pag kinlik naman si RB2, ma-false naman si RB1, pero true naman si RB2. So, kailangan iset mo rin siya rito. So, si choice 1, so dapat on click niya, so yun, kasi usually hindi naman nakaset ng ano yan. So, yung on click niya, RB1 siya. Tapos, si choice number 2, anong click naman niya ay RB2 click. Yan. Okay? So, testing muna natin. Yan na. So, i-run. Click. So, nagpapalitan na yung mga choices natin. Okay? So, ngayon, syempre, pumili na tayo ng number. Eh, dalawa lang naman yung pinagpipilian ng number natin, di ba? Okay. So, ang gawin natin is maglagay na tayo ng code dito sa ating generate number. So, medyo ibahin ko naman siya ngayon. So, hindi gumagana yung text view natin na yung nag-i-input. So, if, okay? So, ito, ang ginagawa nito, chine-check niya na yung ating radio button kung may check. If RB1 that is checked, okay? Kung may check daw siya, is equal to true. Okay, so yan yung first choice. And kasi 1 yung RB1 eh. And si random number naman natin, si rand is equal to 1. Then ito yung gagawin. Yan. Okay, so kunin natin to. Madadagdagan ng points.
Okay, so lagyan natin ng else. Hindi, pwede. Siguro else if na lang natin. Else if. Ibay naman natin ngayon. Gawin naman natin si siya ay naman ay 2. Else if naman yung arbiter naman yung naka-check. Okay. Tapos siya naman yung mabibigyan ng points. Mabibigyan rin siya ng points pag yun yung chinek niya syempre. Okay? So, syempre yung else natin default, ibig sabihin wala dun sa lahat. Kunin natin si toast natin dyan. Siya yung ilagay natin. So pag nagkamali, lost bet. Walang add. So tingnan lang muna natin. So dalawa lang. So tama. That's 0 to 2. Ay, 1 to 2. Kasi 0 and 1 yung pwede niya ma-generate. Pero dahil 2 numbers yan. Okay? So pwede tayo maglagay ng... Hindi, okay na pala. So check natin. Run natin ngayon. Just make sure na okay na yung lahat. Run natin siya ngayon. So, tandaan yung edit text natin, hindi siya gumagana. Okay, so, choice ko number 1. Tingnan natin yung mag-generate number. Uy, teka. Nag-close. Okay. So, check natin yung error natin. Ayun. Teka nga, tingnan ko nga. Yung place your bet, eto, dapat wala siya. Kasi hindi na, wala tayong number na nilagay sa place your bet eh. Oo, so, yun yung error, kaya hindi siya nag-run. Kasi nung nirun niya yung int.bet, hindi niya ma-transfer itong place your bet as a valid integer value. So, yun yung reason, kaya hindi nag-run. So, choice number 1 tayo, generate number 2. So talo. 2 talo ulit. 1 panalo. So meron tayong 5 points. Okay, so ibig sabihin, pwede tayong maglagay ng mga value sa kanya. So pansinin niyo to, yung sa place your bet, kaya ako sinet kanina. Ay, hindi ko pala na-set na number. Hindi na-set na number. Yun yung problem. Okay, so stop muna natin. O, yun na yung sample natin sa ngayon. Okay. Hindi ko ba na-set na number ito? Text type. Input type to eh. Input. Di ba ano? Ba't yun na naman? Nagbago na naman yung ano. Yan, okay, apply. Okay. So para pag nirun natin yung program, kailangan i-change yung value doon. Number lang yung pwedeng gamitin. Yan. So kanina kasi walang default. Pwede mo naman lagyan ng default value yan. Na pag kunyaring wala siyang laman, pwedeng zero na lang yung i-consider mo sa kanya. Kaya pwede kang mag-error ng message na need to input your bet. Okay. So anyway, I think that's it for now. This is the use of the random number generator. So pakita natin ulit. We created a random number, and the random number is represented by the value of rand. Pwedeng iba naman 'yan, pwedeng iba 'yung gamitin. Pero ito 'yung example natin for using the random number generator na gagamitin ninyo on your project. So, if ever you do have questions, pwede naman kayo mag-comment down. Pero dapat pag-aralan nyo kung paano siya gagamitin dun sa project ninyo. So, by December 3, we will have our meeting for the project. And remember, you do have a project and an examination. And an examination consists of multiple choice questions about programming codes on Android. Okay, so siguro generation lang, check mo lang ano yung mali, ganito ganyan, no? Anyway, that's it. And again, this is Sir Arca, and I hope this will help you guys on creating your project. Okay?
So, yun lang po. And maraming salamat.